Isang urban legend sa ating kasaysayan, ang magpasa hanggang ngayon ay isa pa rin malaking katanungan. Ito ay ang misteryong pag-teleport ni Hil Perez mula sa Maynila papuntang Mexico. Sinasabing ang gwardiya ng Palacio del Gobernador na si Perez ay lumipat ng lugar sa isang iglap lamang. Ang teleportation ay paglipat ng isang bagay o pwede rin ng isang tao mula sa isang lugar papunta sa isang lugar na hindi dumadaan sa physical space. Kumbaga, lugar to lugar. Walang pinag-uusapang pag-travel sa espasyo. Nanggaling ang salitang teleportation sa salitang Griego na tele na ibig sabihin ay far away at portare na ang ibig sabihin naman ay to carry. Gaano nga ba kalayo ang Pilipinas sa Mexico? Kung maglalakbay ka sa karagatan, inaabot ito ng ilang buwan. Gaya ng mga galyon na nagpapabalik-balik sa Maynila at Acapulco. Sinasabing 9,000 nautical miles ang layo. Ganun kalayo. Kaya paanong nangyari na sa isang iglap ay nalipat ng lugar itong si Hil Perez? Sa panahon na si Hil Perez ay gwardiya sa Palacio del Gobernador, nasa ilalim siya ng pamumuno ni Gobernador General Gomez Perez Dasmariñas. Si Gobernador Gomez Perez Dasmariñas ay ikapitong Gobernador General sa Pilipinas mula 1519 hanggang 1593. At sa kanyang pamumuno ay bumuo siya ng isang ekspedisyon papunta sa Molucas. Iniwan niya sa pamamahala ni na Diego Ronquillo at Pedro de Rojas ang Pilipinas. Kasama niya sa ekspedisyon ang iba pang mga Espanyol at ang mga Chinong piratang tagasagwan. At nang marating nila ang isla ng Kaka, naisip nilang doon muna magpalipas ng gabi at bukas na lang nila ituloy ang paglalakbay papuntang Punta de la Cupre. Malagim ang gabing iyon para kina Dasmariñas dahil pinatay siya at ang kanyang mga kasamang Espanyol ng mga piratang Chino at nagsitakas ang mga ito. Nakarating sa palasyo ng gobernador ang pangyayari kung saan nagbabantay itong si Hil Perez. 24 ng Oktubre, 1593. Ito ang sinasabing araw ng teleportation ni Hil Perez. Nagbabantay siya sa palasyo ng araw na yon. Nang bigla siyang mahilo at napasandal sa pader at napapikit. Laking gulat niya nang pagdilat niya ay nasa gitna na siya ng isang plaza. Ito ay ang Plaza Mayor ng Mexico na 9,000 nautical miles ang layo sa Maynila. Hindi siya makapaniwala sa nangyari sa kanya at dahil sa kakaibang itsura niya ay nilapitan siya ng mga sundalo at inimbestigahan. Sinabi niya na hindi rin niya alam kung anong nangyari sa kanya, kung paano siya napadpad sa lugar na iyon. Binanggit niya na isa siyang gwardiya sa palasyo ng gobernador sa Pilipinas at dahil sa pagod sa pagbabantay ay nakaidlip siya at bigla na lamang napadpad sa lugar na iyon na hindi naman niya alam. Binanggit rin niya na si Gomez Perez Dasmariñas ang gobernador general sa Pilipinas at ito'y pinatay ng mga piratang Chino. Sa kabila ng kanyang mga paliwanag, hindi siya pinaniwalaan ng mga otoridad Espanyol sa Mexico. Inakala pang kampon siya ng kadiliman dahil sa kanyang mga sinasabi, kaya naman ikinulong pa rin siya sa Mexico. Makalipas ang 2 buwan, isang galyon mula sa Pilipinas ang dumating sa Mexico na may dalang balita patungkol sa mga salaysay ni Hil Perez. At dahil nagtugma ang mga ito, pinalaya si Hil Perez at muling nakabalik sa Pilipinas. Ang kwento ni Hil Perez ay nananatiling misteryoso kahit pa sa mga historian. Dahil hindi naman daw ito masyadong dokumentado at walang masyadong batayan. Sinasabi rin ng ilan na ang ilang petsa ay hindi tugma, gaya ng petsa ng pagkamatay ni Dasmariñas. Mahirap tuklasin ang misteryong ito. Totoo nga ba o urban legend lamang? Hanggang dito na lamang mga paos. See you sa next episode. Bye bye.